Hello po sa inyong lahat. Ito po ulit ang inyong Twins Pilipina Ma'am dito sa South Korea. And welcome to my YouTube channel. In today's video, pag-uusapan po natin ano ba yung mga visas na maaari nilang ipalit habang nag-stay sila dito sa South Korea. So kung nais nyo pong magtrabaho dito sa South Korea or kung nais nyo pong maging OFW dito sa South Korea, para sa inyo po yung video po na ito. Ang visa lamang po na pag-uusapan natin ay yung E9 visa. So sila po yung mga legal workers dito sa South Korea na nagmula po sa Pilipinas at pumunta po dito sa South Korea para magtrabaho. Actually, kung E9 visa ka po dito sa South Korea, hindi ka po maaaring magpalit ng visa dito sa Korea. Kung gusto mong mag-apply ng another visa, kailangan umuwi ka ng Pilipinas, dun ka mag-apply ng visa, then papasok ka dito sa Korea with another visa. So, yun ulit ko, hindi po maaaring magpalit ng visa yung isang E9 dito sa South Korea. Pero, meron pong mga specific na visa na maaaring ipalit ng isang E9 workers. Pero depende po yon sa reason. So isa-isahin po natin yung mga visa na maaaring ipalit lamang ng isang E9 visa dito sa South Korea. Ito lamang po yung mga visa na maaaring ninyong ipalit. Kung meron po akong hindi nabanggit, i-comment nyo po siya sa ibaba. Ito po yung G1 visa, F2 visa, E7-4 at F6 visa. So yan po yung mga visas na maaaring ipalit ng isang E9 visa sa kanyang status habang nandito po sa South Korea. Explain po natin kung ano ba yung mga visa na yan para meron po kayong idea. Unahin po natin sa G1 visa. Ito po yung tinatawag nila na refugees. Dalawang klase po ng G1 visa yung maaaring i-apply ng isang E9 visa dito sa South Korea. Yung G1 visa po na refugees, ito po yung mga Pilipino na hindi maaaring mag-stay sa Pilipinas for dangerous reason. Example, nanganganib yung buhay nila kapag umuwi sila sa Pilipinas, mga ganun. Yung kailangan valid reason po talaga yung reason niyo para makapag-apply kayo ng G1 visa sa immigration office. At take note, hindi po madaling mag-apply po niyan. Sa mga naririnig ko po sa ating mga kababayan na E9, mahirap pong mag-apply po niyan. Anyway, pwede niyo po siyang i-try na mag-apply, wala namang mawawala. So kung nais niyo pong malaman kung ano po yung mga requirements at kung paano po mag-apply ng G1 visa dito sa South Korea or paano magpalit ng G1 visa, tumawag po kayo sa immigration office na 1345, dial niyo po yung 18 asterisk para sa Tagalog. Nag-iingay yung aking dalaga. So, yung another type ng G1 po, ito po yung may mga pending na kaso dito sa South Korea. Example na lang, mga E9 workers na hindi makauwi ng Pilipinas dahil meron silang pending na kaso sa kanilang employer about dun sa sahod nila or dun sa tuwejikong po nila. So, maaari sila mag-stay dito sa South Korea as G1. Yung G1 visa po, dalawang klase po yan, with working permit tsaka without working permit. So kapag ikaw ay G1 na may pending na kaso dito sa South Korea, without working permit po yan. So, ibig sabihin hindi ka maaaring magtrabaho dito sa South Korea unless i-apply mo sa immigration yung working visa mo as G1. Clear ba? Bibigyan po nila kayo ng G1 visa pero without working permit. Ibig sabihin, hindi ka maaaring magtrabaho dito sa South Korea. Kung nais mo pong magtrabaho, kailangan mag-apply ka po ng working permit sa immigration office. Pero depende pa po yan sa kanila kung i-approve po nila o hindi. Let's move on to the another visa na maaaring i-change na isang online workers. Ito po yung F2 visa at saka yung E7-4. Ito pong visa po na to, E7-4, para po yan sa mga sincere. So, ibig sabihin, kung sincere ka sa company, maaari ka pong i-apply na employer ninyo na E7-4. Ano po ba yung E7-4? Ito po yung pag-stay ninyo dito sa South Korea
para magtrabaho as long as gusto po ng employer ninyo. So, pwede ka mag-stay dito sa Korea ng mahabang panahon. At with working permit po yan. At hindi nyo na po kailangan umuwi ng Pilipinas para mag-renew. So, nandito po kayo sa Korea, pwede nyo po siyang i-renew kahit hindi po kayo umuwi ng Pilipinas. Ang hindi lang po maganda dito sa visa po neto, hindi ka po pwedeng magpa-release sa company. Kapag magpa-release ka sa company, dahil employer mo yung nag-sponsor sa'yo, maaaring makancel po yung visa po ninyo na E7-4. Pwede kang lumipat ng ibang company kapag end of contract ka or maayos yung pag-alis mo doon sa company. Doon sa mga E7-4, kung mali po yung information ko, paki-comment po sa baba at paki-tama po. Kasi yan po yung pagkakaalam ko based po sa aking napag-aralan. Another visa po na maaaring ipalit ng isang E9 workers dito sa South Korea para makapag-stay siya dito ng matagal dito sa Korea is yung F6 visa. Ito po yung married visa. So, ibig sabihin, kung magpapakasal ka po sa isang Korean national, bibigyan ka po nila ng F6 visa. Ano ba yung F6 visa? Yung F6 visa po, maaari po kayo mag-stay dito sa Korea at magtrabaho din po as long as i-renew po na inyong Korean national couple yung inyong visa. Ibig sabihin, nasa Korean husband nyo po or wife yung pag-stay nyo po dito sa Korea. Kung hindi po nila kayo extend, mawawala po yung visa po ninyo. So, ibig sabihin, yung Korean husband or Korean wives nyo po yung mag-sponsor po ng visa po ninyo. Sila po yung mag-extend ng visa po ninyo para continuous kayong makapag-stay dito sa Korea. So, paano naman po magiging Korean national ang isang E9 visa? So, pag-usapan po natin yan. Kapag E9 po kayo at nagpakasal po kayo sa Korean national, bibigyan po nila kayo ng F6 visa. Pagkatapos, after few years na mag-stay ka dito sa Korea, maaari kang mag-apply ng F5 visa o resident visa or kaya mag-apply ng Korean citizenship. So, ibig sabihin, kung F6 visa ka, may choice ka. It's either na mag-apply ka ng permanent residency or mag-apply ka ng Korean citizenship. So, yan po yung para sa F6. So, nakikita nyo po yung sequences niya. So, E9 ka, pagkatapos, magiging F6 ka, married to Korean, pagkatapos, mag-a-apply ka ng F5 or kaya ng Korean citizen. So, ganun po siya. So, another way para makapag-apply ng Korean citizenship, ang isang E9 visa is yung E7-4. Example, kung E9 visa ka po, nagpalit ka ng E7-4, maaari kang mag-apply for permanent residency. Ang pinakaiba lang po na sa F6, ang E7-4, kailangan dumaan muna po siya sa F5 or permanent residency bago siya mag-apply ng Korean citizenship. Ang pinagkaiba lamang po niya, kapag yung E9 nagpalit po siya ng E7-4 at hindi F6, kailangan po muna niyang dumaan sa F5 visa or yung permanent residency bago po siya makapag-apply for Korean citizenship. So, i-summarize natin. Ang E9 worker, magpapalit po siya ng E7-4. Pagkatapos po niyang magpalit ng E7-4, kailangan niya magpalit ng F5 visa or permanent residency. And then, pwede po siya mag-apply for Korean citizenship dito sa South Korea. So, dito po nagtatapos ang aking video. Maraming salamat po sa panonood. At makita-kita po ulit tayo sa susunod na video. Ito po ulit ang inyong Pilipina ma'am dito sa South Korea na si Lee Eugene. Maraming salamat po. Annyeong! Nara, nanya! Nara, annyeong! Annyeong, annyeong! Nara, annyeong! Annyeong haseyo! Maraming salamat po!